Hey guys, good afternoon sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, one of the most, I think, isa na naman sa mga underrated na tools sa workshop. Pero I think napaka-importante yung tool. Yan ay ang mga rotary tools. No? Madalas ang tawag natin sa mga rotary tools ay mini grinders, no? Or yung iba naman ang tawag sa kanila is mga Dremel. Kasi yung pinaka-popular na brand ng mga rotary tools ay Dremel. Pero sa kaya sa market natin, napakarami na natin na mga rotary tools. So ano ba yung rotary tool, guys? It's just a small tool like this one na kaya magpaikot ng mga bits na sobrang bilis. So usually, ginagamit sila ng mga sa mga maliliit na task, no? Like for example, cutting small bits of metal, no? So yung polishing, sanding ng mga maliliit na parts, no? So madalas ginagamit to ng mga gumagawa ng mga model kits, no? Gumagawa ng mga nagko-cosplay, yung mga gumagawa ng costumes, no? Yung mga props na ganyan, yung mga delicate arts and crafts work. So meron na akong vlog about rotary tools where I talk about Dremels and rotary tools sa isa kong vlog, no? So you can check that out. Pwede research yan sa aking channel. Pero this time, ni-review natin or ipapakita ko sa inyo, ito ang ating bagong rotary tool. This is from Harden Tools Philippines. So thank you so much, Harden, sa pag-sponsor ng video na ito, sa pag-bigay sa atin or pagpapa-testing sa atin nitong kanilang rotary tool, which is just an awesome rotary tool, guys. So kung bumili kayo nito, itong Harden na rotary tool, it comes with this box. And this is the Harden 211 pieces na rotary tool set. So rotary grinder, rotary tool set, no, guys? And it's a set na, which that means kasama na itong ano na to, itong kanilang rotary tool mismo, at they got an incredible amount of bits na kasama. Ayan, guys, napakaraming kasama na bits, no? So usually kapag minsan pag bumili tayo ng mga rotary tool, especially yung mga branded ones or yung mga medyo Dremel like that, minsan is kung walang kasama, konti na yung kasama ng mga bits. Ito, ang daming kasama ng bits. Tapos meron siya kasama flex shaft like this one. So, meron kasama flex shaft, guys. Sa ibang mga rotary tool, pag bumili ka, walang kasama ng flex shaft. Ito, meron na siyang flex shaft. Ayan. So, nandiyan na. And all that you need for rotary tools are here. Meron tayong mga sanding drums, may mga stone grinding na drums, may mga cutting bits na maliliit, no, guys. Meron pa mga polishing compounds, brushes, you name it, kompleto na. So, So if you buy this, pwedeng-pwede nyo nang gamitin agad yung inyong rotary tool, no? Instant, no, guys. So this is a good set from Harden. And ililink ko sa description yung kung saan ito mabibili sa Shopee saka sa Lazada. Now, for our rotary tool, the Harden rotary tool, kumuha ako dito. This is the DIY na parang drill press or rotary tool stand. No, guys, it's a double function. Pwede mo siyang gamitin like a drill press, ganyan. And pwede mo rin na palitan to. Palitan nyo mga bits, and I'll show you kung ano yung mga pwede mong gawin sa kanya after that ng build video na ito. So, tara, panoorin mo natin kung paano ko siya ginawa.
So guys, to, pakita ko sa inyo paano siya ginagamit. Ito, drill bit lang to nakalagay sa kanya, pambutas lang, no? So, alam pa, may gusto ko lang butasan. Simple holes lang. On mo lang siya, guys. And then... ayun, ganun lang, guys. So, alam ba, naman, alam ba, gusto mong, ano, gamitin siya sa carving tool, no? So, kuha ka lang nung yung mga carving na bit dito. Meron tayo dito. Ito, yung patulis na yan. Yan. Nasaan na ba? Yan. Daya mo na carving bit. And then you just have to change yung bit niya. Very simple to change yung bit nito. So, meron ko siya kasamang wrench, guys. Ito, yung maliit. Pero, I don't like to use this. I like to use yung medyo malaki na konti, no? So, kontrain mo lang siya. Then, just... tagalin mo lang yung... ating bit na to. Palit natin yung diamond carving bit. Ano ba? Gusto natin mag-carve, no? Whoops, nalaglag. So, yun. Shoot pa talaga doon sa butas ng ating, ano, MFT table. Yan, iyan natin para di mahulog. So, lalak lang natin siya. Yan. Then, just lock it tight. Ayan. So now you can use it as a carving bit. And kuha tayo ng medyo soft wood lang para pwede natin i-carve, no? Halimbawa, ito. Paluchina lang. And then you can just drive it there. Tapos, pagbaba natin ng ganyan, i-lock lang natin. Lock natin tong machine, tong ano niya, para hindi siya gumalaw. Ayan. Pag nakalock na, you can now use it to carve, no? So yun, it's sort ng parang ano siya, parang siya manual na ano na CNC, no? So ako medyo stable yung kamay nyo, eh pwede siyang gamitin like that na parang manual CNC. Tapos guys, pwede mo rin na ikabit yung kanyang flex shaft habang nandito, no guys, yung ating machine. So just remove this one, tanggalin lang natin yung kanyang bit na ito, and then tanggalin natin tong ito, tong black part na ito, yan. Ayan, tapos saka natin kakabit itong kanyang flex shaft. So, yung flex shaft niya is
Ito yung gitna, ilalagay natin dito sa chuck. So 1/8 chuck niya. Yun. Tapos, kita natin. Okay, and then we'll just have to sarado lang natin siya. So, ito yung papalit natin sa kanya. Yeah. So now you can use yung kanyang flex shaft like this one. So diba, lagyan natin ng sanding drum, no? So yan, may kontra dito, kailangan kontrahin nyo yan. Ah, pero pala siya kasama nito, so, pang kontra. So, parang Allen key, ayan. So, may halagay dito. So, you can pwede yung logan. Tapos, ipitan lang natin. Yun. Okay na. So, ayan na. Meron siyang flex shop. Ayan. So, pwede mo siyang gamitin hands-free. For example, meron kami ano dito. So, pwede mo siyang bagalan kapag nagpa-polish ka, no? Pwede mo lang siyang gawin ng pang-polish ng jewelry and all that. So, guys, you guys, yun may butas yung ating, ano dito, yung base natin, no, guys? And yan ay para din sa ating pang-sanding. Ito, binigay natin yung sanding drum na to. Tapos, guys, babalik na rin natin tong, ano na to, tong machine na to, no? So, you can just easily flip this. So, anin ko muna. Baba ko lang muna to. Yan. Tapos, lock muna natin. And then you can flip the machine like this. Flip it like that. Tapos, ayan guys. So, it's a mini spindle sander na siya guys. So, unlock lang natin yung machine. Pass natin siya. Ayan. Ayan, just lock it tight. So, nakita nyo guys, nakalabas yung maliit na sander niya. And this is very nice if you are going to sand yung mga detail na patterns. For example, halimbawa guys, ganito, ayan, mga pattern na ganyan. So, gusto mag-sanding na ganyan, you can use that. Just turn it on. Ayun. Or you can even make your own pattern. So, gagawa tayo ng pattern dito. Halimbawa. So, kailangan natin ng pattern na parang mga wave-wave patterns. Ganyan. Ayan, ganyan. O. May tanyo. Ayan, pattern. So, pwede mo yan gawin dyan. So, just ilagay natin sa maximum speed. Ayan, oh. So you get the idea guys. Tapos pwede mo na siyang gawin na DIY na thickness sander na maliit, no? Mini thickness sander. So, kung wala tayo ng ano, hindi ako so gumawa ng DIY fence, pero pwede mo siyang lagyan ng makeshift na fence like this one. I-clamp lang natin siya. Pwede siya i-clamp dito. So, wala ako ng clamp. I-clamp lang natin itong fence na to, temporary fence.
Ayan, so pwede na siyang gawin na mini thickness sander. So kung alam mo ito, kung gusto mong palipisan lang ng konti, okay, you can do that. So you just get it on. Eh no? Oh, lumipis siya, di ba? Tapos guys, pwede mo itong gamitin na mini router table. Yun nga lang, wala akong mga router bits na pang Dremel. Yung mga pang router ito, yung mga router bits ko is puro mga 1/4, no? So, hindi kakasya dito. Pero, yeah, pwede ka bumili ng mga router bits na for router ito. So, pwede mo siya gawing mini router bits para sa mga maliliit, intricate na work, no? So, ayun guys. So, I think this is a very nice addition dito sa aking workshop kasi kailangan ko talaga ng mga ganito na intricate na sander, no? So, kasi gumagawa ko ng mga patterns, no? Kasi gumagawa tayo ng mga rustic na mga cabinets, pero kailangan yung, minsan kailangan po gumawa ng mga patterns sa mga plywood, ganyan, para masundan natin sa ating router, no? Ito, pwede kong pang gamitin na panggawa niya, no? So, using yung kanya sanding drums and yung kanyang mga carving carving attachments, no guys. It's like para na rin siyang milling machine, mini milling machine, no. Although I would say na I think I should make some improvements here in the future. I think talaga kailangan kong palitan yung kanyang rubber band ng legit na spring, no guys. Okay lang sana yon. Okay lang yung okay lang tong rubber band na to. Makapal naman siya. Yung tatlong rubber bands yung nilagay ko diyan na makapal. Pero I think, yeah, mas maganda kung talagang metal spring yung ilalagay ko sa kanya. Pero okay lang yan naman ito, pansamantala. It's usable naman. So, yeah. So, kung interesado kayo guys na mag-avail itong hardened na ating it's really good, guys. It's a really good rotary tool. Bang for the buck, guys. So, it's not that expensive. It's very affordable. And okay na okay siya, guys, para sa pansisimula pa lang. Sa mga rotary tools or sa mga talagang gustong-gustong gumamit ng rotary tools, you can check out this Harden brand rotary tools. And again, thank you so much Harden for letting us play with your tools, this awesome rotary tool, no guys. So yun lang guys, I'm gonna see you guys again next time. This is G for 11 at Workshop. Adios!